Kagabi ko si Maria Braga ay sumido. Sa kanyang probinsya, naramdaman ang pinakamataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo noong Oktubre. Kaya nag-iisip siya ng mga paraan para mapagkasya ang budget. Dapat kung alin yung mababa, yun ang binibili ko. Ang magandang balita, may mga pangunahing bilihing inaasahang bababa ang presyo sa Disyembre. Sa taya ng DTI, 50 centavos hanggang 1 peso ang posibleng bawas sa ilang bilihin gaya ng canned meat, gatas at kape. Ilalabas ng DTI ang bagong suggested retail price list sa unang linggo ng Disyembre. Marami kasi doon na apektuhan ng pagtaas ng krudo simula nung January hanggang itong November. But since bumaba na siya, hindi na mag-a-apply yung mga dahilan na binigay nila noon na nagtaas ng presyo. So ngayon, sana sa computations natin kung maibababa natin sila. Nauna nang bumaba ang presyo ng manok gaya sa trabaho market sa Maynila. Ang dami na pa supply. Ang bangus naman, bumaba ng 10 pesos kada kilo sa Tandang Sora Market. Meron din namang tataas ang presyo gaya ng ilang brand ng sardinas. Ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines, hanggang 70 centavos ang posibleng dagdag sa maliit na lata ng sardinas. Maaaring tumaas din daw ang presyo ng ilang seafood na madalas handa sa Noche Buena gaya ng lapu-lapu. 460 pa yan. Baka abutin ng 680 to 700. Yung ganyan. Yung sugpo, nung nakaraang taon kasi umabot ng 1 to. Pero malalaki na yon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.